magta-timing tayo ng Ford Fiesta. Kung halimbawa, mali yung pagkakagawa nila, nag-timing sila, mali. E di, wasak kang barbula. Lalo na sa mga estudyante mo, ang dami mong estudyante. Kailangan ituturo ito. Oo, ang dami mong estudyante. Nakaalamin mo yung purpose nito. Hindi pwede dito malakas ang katawan. Pwede rin, pero pwede hinaan pa, na lang niya. Hinaan na lang. Ayan mga kapatid, medyo maaliwalas yung aming shop ngayon kasi nakapark ng maayos yung mga sasakyan, hindi buhol-buhol. Ngayon, ginagawa na namin ngayon itong Ford Fiesta na naputulan ng timing belt. Nakabalik na sa amin yung cylinder head galing ng Transman Engineering, no, machine shop. Ito naman si Kuya Larry. Makalpa po tayo, makakaya. Si Kuya Larry, nako, sa lahat ng mekaniko dito, next kay Chief, ito pinagtitiwalaan ko. Wala pang sablay ito. Oh. So ngayon, ang tinitira ni Kuya Larry, itong board na walang timing marks. Hindi ka ba mahirapan dito? Kayang-kaya, ano? Oo, nandiyan naman si Chief eh. Oo, nandiyan naman si Chief, di ba? Ituturo lang naman ni Chief dito sa'yo yung sequence eh. Di ba? Oh, yung sequence. Eh, kayang-kaya naman natin yan. Magta-timing tayo ng Ford Fiesta. Ford Fiesta. Oo. Eh, okay. Di ba dapat mano-mano na lang? Hindi. Meron naman tayong kompletong gamit. Kung hindi mo kabisado, kailangan meron ka nito. Oo. Pero ito ba, kung wala tayo ng kompletong gamit, kaya mo rin? Kaya rin. Isa rin ang procedure. Oo. Pero ano ang pwedeng kung, pros and cons? Kung halimbawa, mali yung pagkakagawa nila, nag-timing sila, mali. Eh di, wasak ang barbula. Wasak ang makina. Oo. So, kaya kailangan to, ito yung alam naman ng mga ibang mekaniko na sensitive yung pagta-timing ng timing belt. Oo. Ngayon, kung hindi ka sanay, kailangan meron ka nito. Oh, yan yun. Oh, ito. Ito, naikabit mo na eh. Naikabit mo na eh. So, yan, paano mo ito kinabit? Ito na yun. Ito. Dapat meron ka nito. Oo, yan. Ito, gamit talaga ng Ford. Para sa Fiesta. Kanya-kanya modelo eh. Para sa kanya lang talaga eh. Ngayon, pag wala ka niyan, hindi mo makukuha timing. Kung hindi mo kabisado. Pero nakita ko, tinapat mo pa yung timing. Tinapat mo tong dot. Meron kang dot na tinapat. Hindi, push, dito, ito itong dot na to, nasa taas, para magtugma itong tat mga... Ah, okay, so na. Kailangan din, hindi naman siya talaga timing mark, pero kailangan lang para mag yung position ng dalawang bilog na to. Makuha mo yung position niya. Kasi pwedeng umikot siya na iba, ang problema siguro dito, yung BBTI niya. Tsaka itong arrow, nakataas. Yan, nakataas. So ngayon, naikabit mo na yan. Ngayon, ito naman, meron tayong slot dito. Dito pakita mo. So ano yan, ano, pag mali ka rin diyan, mamamali din yung mga opening ng barbula mo. Pag bago mo to higpitan, kagaya ito, maluwag pa to. Ipapasok mo to dito. Papasok doon sa loob, yun, sa slot. Hindi ko pa to naalis eh. Iglis yung coil para ipasok mo diyan. So naka-level to lahat. Ito yung pinaka-timing niya. Timing ng camshaft. Ng camshaft. Ito, meron tong datla dito, ito ipapasok mo dyan. So galing pa rin yan doon sa special tools? Kasama yan sa special tools. Okay, pumasok na. Okay. Yan. Pumasok na. So ang timing niya ito, dalawa, pantay lang sila. So nakapantay, saka halos parehas yung tayo. Basta kailangan nakataas ang uno. Nakataas ang uno. Saka itong... So doon makikita mo, nakataas yung uno. Ayun. Dito. Oo, nakataas yung uno. Kasi nasa combustion chamber. So palatandaan yan na nakataas yung uno. Tapos itong ating timing dito ng ito, nakakabit. Okay. Ngayon, yung position na yan, pwede na tayo maghigpit ng camshaft. Camshaft? Pakihigpit nga camshaft. Okay. Okay. Mahalaga siya kasi pag hindi mo kabisado, ito magtuturo sa'yo. Pero kung kabisado mo naman, kahit wala ka na nito. Pero importante meron. Importante meron, lalo para na sa mga... Para hindi ka maligaw.
Lalo na sa mga estudyante mo, ang dami mong estudyante. Ah, kailangan hindi tuturo ito. Oo, ang dami mong kaka estudyante. Kakalamin mo yung purpose nito. Kaya nga, di ba? Ay, meron ko pala. Oo. Dito sa, yung sigunyal niya, hindi mo maihigpitan kasi sumusunod yung sigunyal. Yung flywheel, oo, yung sigunyal. Ay, aalisin niyo yung starter dito. Oo. Aalisin niyo yung starter niya. Hmm. Dito sa loob ng starter, meron ditong butas para makontra mo. Yung flywheel. Yung flywheel, para mahigpitan mo yung sigunyal. Ah, sigunyal dito. Oo, yun. Oo, para mahigpitan mo yun. Ito, yan, para mahigpitan yan. Ngayon, ang meron din siyang guide dito sa gilid. Yun yung timing pin. Lalagay mo ito ron. Oo. Doon sa, may butas doon sa gilid, ano? Oo. Tapos iikutin mo yung sigunyal mo ng clockwise. Okay. Sa harap mo. Uuntog doon yung sigunyal. Pag untog doon, nakatap dead center na. Yung mga piston. Oo, ngayon, pwede mo nang higpitan yung sigunyal. Sigunyal na nakatap dead center to at nakakabit na rin ng mga belt. So, steady na siya kasi nakakabit to, tapos meron kang pang-contra dito sa flywheel. Higpitan mo na lahat, kabit mo na lahat yan. Pag inalis mo yung mga equipment mo, tapos na. Naka-timing na. Pero yung higpit dito sa sigunyal, dapat mahigpit ba? Mahigpit. Oo. Meron yatang torque na kailangan na basihan, ano? Kung gaano siya kahigpit. Kahit siguro, mga 60, 70, pwede na yun. So, ang pinaka-settings ito, pag kinabit mo tong timing belt, dapat ba naka-top dead center yung piston? Dapat. Top dead center lahat. Oo. Sa number one, lagi. So, ngayon, hindi mo pwedeng iikot yan kasi babangga dito sa barbula. Hindi. Oo, kung hindi ka pa naka-set up, ito naka-set up na kasi. Naka-top dead na yan? Hindi pa. Pero malapit na ako. Nasa 1 ako. Siniguro ko dahil sa sinungkit ko na lang dito. Inalam ko kung nasa ang posisyon. Ah, so ngayon, nasa 1 ka. Oo. Oo, nasa 1 ka. So konting ikot na lang yan, yun na yung top dead, dead na hindi siya babangga sa ibang barbula dahil nasa 1 ka na. Oo. So yung 1 nito, nakalapat. Nakalapat sa cylinder head yan. No, tapos yung 4 kasi sabay yung 4 tsaka 1. Nakalapat din yung 4. Yung 4 nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang. So ibig sabihin hindi siya babangga sa piston. Hindi. Yung tapos yung 2 at 3 nasa gitna naman yun, pababa yun, di ba? Nasa ilalim na yun. Pababa yun. Oo, nag-uumpisang umakyat. So wala talaga tatamaan. Wala. So napaka-importante po no na talagang yung timing nito mapag-aralan nyo paulit-ulit kasi nga kapag ka pinilit mong pihitin to nang hindi pa nakaset ka sa 1 at ginamit mo nga yung tools na yun, mali naman yung proseso mo. Wala rin. Babangga pa rin, magbabanggaan pa rin. Ano? So hindi pwede dito malakas ang katawan. Pwede rin, pero pwede hinaan na lang niya. Dun sa timing mark naman, para makuha mo yung top dead center, meron ditong sikreto, tuturo ko sa inyo. Dito, puna mo dito. Dito, ito itong turnil yun to, niluwagan ko na, no? Aalisin nyo to. Yan. Ngayon, ito siya. Meron tayong special tools na ginawa na ito naman. Ito ipapalit natin, mas mahaba. No? Asa na yung butas na wala na yata? Asa na? Ito. Yan. Ibabaon natin siya. Ayan. Pumasok na. Ngayon, ang ating sigunyal, iikutin natin ng clockwise. Ayun, umuntog na, no? Ayun, umuntog. Yung untog na yon, ang ating piston nakaset na sa top dead center. No? So, yun na yung timing niya. Nakauntog siya ron, naka-top dead center ang piston.
Ngayon, dito naman, naka-set up na tayo dito. Ito. Tsaka yung dito, yung bakal doon na pangpantay ng camshaft. Yung position na yan, pwede na tayo magkabit ng timing belt. Yan na ang timing talaga niya. So, ikakabit na natin ang timing belt para makita nyo. Ito na po yung timing belt. Kakabit na po ni Mang Larry. Ano po? Okay, nakatap lead center na yan. O, sige. Ah, si ano pala magkakabit? Okay. Ikot. Sisi mo lang. Ayan, ginabi na tayo. Kinakabit na lang mga cover saka yung fuel injector. Maya-maya, pwede na tayo magpandar. So yan, ayan si Kuya Larry. Oh. Kuya Larry Narag, Ilocano. Oh. Ibanag, Ibanag. Oh, from saan ngayon? Tugigaraw. Oh. Baka kakilala niya si Kuya Larry. Ah. Hindi po siya nawawala. Ah. Dito po siya sa amin. Si Kuya Larry. Oh. Oh, mga kapatid, inabot na kami ng dilim ng gabi. Pagkatapos namin kumain ng sinigang na bangus sa kamyas, na yung kamyas kinuha dyan sa kapitbahay. Tetestingin na namin yung Ford Fiesta ni Kuya Luis, no? Sa tulong ni Kuya Larry, ni Jonar, at nung senior, nagpahinga na, nakatulog na sa pagod. O sige, start nga, start. Start. Yan, 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 start. Wow! Ayan na, oh. One click. Click. Dali. Dali, oh. Ayan. Alam nyo, mga kapatid, matagal na ako naghahanap ng magtatrabaho dito sa shop. Talagang hindi ako makakita nung hinahanap yung magtatrabaho dito na tahimik. Talagang naghahanap po ako nung kahit swelduhan ko ng malaki, basta yung matahimik lang po na latero. Kahit hindi po masyado magaling, basta yung tahimik lang na latero. Kaya lang, ito pong nakuha ko, napakaingay na latero eh. Ayan po siya, oh. Talaga maingay po. Araw-araw na lang. Kung hindi pukpok dito, pukpok doon. Ayan, oh. Grinder dito, grinder doon. Ganito po kami sa Autorance kung paano magayos ng bangga. May sarili po kaming beam na hinihila. Hindi po kami putol ng putol. Tapos saka idudugtong. No? Talaga po dito hinihilot. Sabi nga. Ayan, mga kapatid. Naunat na rin ni Kuya Randy yung ilang portion doon. Pero kailangan bago maikasa natin ng saktong-sakto yan, kailangan na maikabit natin yung mga ano yan, Kuya Randy? Radiator. Ilaw. Oo. So kailangan mabili talaga 'yon, no? So sabi naman ng purchaser natin, pabalik na siya, nakuha na lahat 'yon. Ngayon, ito tinamaan din pala, oh. Ito sir, unatin po ito kasi oh, natin 'yan. Oo. Kasi yung ilalim po dito. Oo. Kailangan maunat. Unatin natin 'yan. Kasi matres 'to. Pero 'yan hila-hila tayo, hindi yung pinuputol saka inuunat, no? Inihila natin itong oh, yung mga chain block na yan, saka yung I-beam. Ayan, yung I-beam na yan, hanggang dun sa ilalim yan. Tapos, itong mga ganito plastic, yung kabila, durog, di ba? Oo. Ayan, durog na durog. So, magagamit mo pa yung portion na yan, kung halimbawa, i-re-repair natin, tutulungan na natin to ng fiber. Oo, so gagayahin natin yun dito. Oo, tutulungan na natin ng fiber yan. Kung talagang wala tayong makukuha, kung walang mabibili.
Kasi yun yung mga pinakamahirap eh. Yung grills nito, bumper nito, meron na tayo, di ba? Tapos yung ano, meron na rin tayong hood. Opo, meron na. Meron na. So yung mga dito na lang, internal. Saka yung fender naman, kaya na malaterohin, no? Pero yung mga bisagra na yun, palit yun, no? Balik po yung bisagra po eh. Oo, palit tayo. Tapos yung sa wiper. Tapos dito po. So itong ano na to, ang magagawa kang boom. Opo, para mahila siya pataas. Oh, hilahin natin pataas. Bumaba po siya. Hindi ba natin pwedeng isabit sa langit yan? Walang sasabitan, no? So boom talaga, gagawa tayo ng boom. So yun lang ang ano rito, sa mga ganitong klase ng trabaho, talagang dapat ang gagawa, yung marunong talaga. Kuya Randy, ilang taong ka na? 44. Oh, 44. Bata pa to. So, ikaw pala si, dapat pala ang tawag namin sa'yo eh, si Agent X44. Ha? Eh, 44 ka pala eh. Si Tony Ferrer pala to eh. Oh, si Agent X44. Ha? Ah, ganyan to. Tony Ferrer pala to, 44. 44. Oh. So, ayan. Mga kapatid, oh, ganito po kami magtrabaho. Ganito kami gumawa ng sasakyan na na-figure sa kolisyon. No? So ayan po, talaga ipapakita namin sa inyo, hinihila, hindi pinuputol. Ayan, maayos yung pagkakagawa. Ayan, ito namang Innova na sobrang dumi. No? Nag-EGR cleaning kami, nag-pull down kami ng manifold. Tapos siraan na rin yung mga ito, no? Dito, di wag may lagay dyan, parang iihaw. Tingnan mo ko nga dito. Ayan, dito mo lagay. So ito, siraan na yung mga... Ano ba yan? Mga oil seal, no? Oil seal to ng injector. Diba? Sa injector yan. Ngayon, itong ano rin, yung head cover gasket, matitigas na rin. So, palitin na talaga yan. Ngayon, yung aming baby dito, ayan, no? Kahit saan mo ilagay, eh. Diba? Diyo na lang siya. Kasya pa siya doon. Kahit saan mo ilagay ang baby namin. Oh. Tapos doon, ayun, tumitira na rin doon. Yung nag-cleaning kami ng turbo ng D-Max. So pinakalas ko muna to, itong EGR. Kakalasin muna namin. Titignan ko itong EGR cooler. And then yung turbo, pinalinis ko na. Kasi nung tinesting ko to, mahina talaga yung ano, yung hangin ng turbo. So pwedeng open ka agad yung ano, yung wastegate. Titignan natin 'yon. Yung compressor nito baka may problema, hindi kasi porke umiikot yung impeller saka yung turbine eh, okay na yung turbo. Ang mahirap diyan kapag mayroong singaw. So ganun din, hindi siya makakaipon ng pressure kung sumisingaw. So i-check muna natin tong ano, tong EGR cooler. Meron pa isa ayun. Baka mamaya eh ito ay may leak na rin. No? Tapos itatry kong isara muna for a while. Kung magkakaroon ng response yung makina pag sinara tong EGR, eh check natin yung ano, yung wastegate niya, baka masyado ng ano, malambot kaya ganon. Sige, check mo yan kuna. So ayan, no? Okay, so ngayon isara mo muna to. Tapos ayusin mo yung mga leak ng langis doon kasi mamasama sa pati dito may leak. Siguro mag-tighten ka lang muna ng tornilyo. Isara mo muna yan. Tapos i-test natin ulit yung turbo. Nalinis mo na yung turbo? Nililinis pa lang? Nililinis pa lang po, sir. O, sige, linisin mo yung turbo. I-check natin yung wastegate bago tayo magsuspecha sa iba doon sa electronic. Kasi maganda naman ang takbo nito. Tignan muna natin yung mechanical. Ayan mga kapatid, pinagawa ko muna kay Jonar ng ano, ng blanking plate. So yung blanking plate na ginagamit namin, 2 mm na metal sheet na galvanized. So ginawan muna ni Jonar, ayan o. Oh. Alam nyo si Jonar, ang isa sa talento pa nito, siya po yung taga-tattoo. Tattoo artist po namin dito yan. Yes sir. Oh, ayan ang tattoo artist namin dito. Kung talagang kayo may plano magpatato, sa linggo po, every Sunday, pwede po siya magtato. Pupunta lang po kayo dito, kompleto po siya ng gamit.
So ayan, Jonar, ha, ikabit mo na yan kasi gusto kong maipakita sa kanila yung outcome ng ginagawa natin trabaho. Ha. Yes, sir. O, sige, sige, sige. So ito na po yung ano, yung turbo nitong D-Max na to, 4JJ1. Naayos na namin, nilinis namin, binuksan ulit namin kasi talagang walang pressure eh. Hindi siya halos bumubuga. May singaw kasi nilinis na dati to eh. Nagkaroon ng singaw dito, hindi nilagyan ng ano ng silicone. Kasi pag ang turbo binuksan mo, may makikita kang silicone dito. So hindi naglagay ng silicone yung dating nagbukas, kaya dito sa compressor niya may singaw. No? So dapat pag binuksan ng turbo, maglalagay ng silicone dito. May singaw po dito sa compressor. So ganun po yung nangyari dito sa turbo na to. So susubukan naming i-mount ulit ito, paandarin namin. At kung meron pa rin siyang low power, kung naglo-low power pa rin siya, eh, pupunta naman kami sa EGR. No, ito yung labasan ng EGR exhaust gas. No, ito yung labasan ng exhaust gas, papasok sa EGR pipe. Pinalinis ko lang yung EGR pipe, papasok doon sa cylinder, eh, dilalabas naman niya doon sa kabila. So nandun naman yung EGR ano niya, mechanism. Yung EGR mechanism nandito sa gawin na yun.